YouTube, sana po. At ngayon ang i-share ko naman sa inyo yung aking Daphnia breeding without starter. So ito na po yung pinaka-update ng aking Daphnia breeding na hindi ko nilagyan ng ini starter. So ngayon ito na ang i-share ko sa inyo. Pero bago yan, shout out muna tayo diyan sa 12,000 ko na mga subscribers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, dyan sa Hulu, sa Tawi-Tawi, at dito sa Baguio, Leyte, Samar, at from international, we have from India, US, Ireland and Middle East. Thank you so much for supporting my channel and for subscribing to my channel. And to show that support, please click the like button and share my videos. Now, without any further chit-chat, here is my Daphnia breeding update without culture. Ito yung sa gabi. Yan, pakita ko sa inyo sa gabi ngayon at nagamitan ko ng flashlight. Yan, may flashlight. So, ayan, tingnan nyo kung ano yan. Yan, dami nila. So, wala tong starter na nilagay. Kusa lang to lumalabas yung mga duck niya dito. Hindi ko to nilagyan ng starter. So, pakita ko sa inyo yan. So, ito yung siyang tab na tagal na rin to, mga 3 months na to eh. So, yan. Tingnan nyo. Yan. Lalaki. Ang dadami. Yan sila. Iwan ko kung ano yan. Yan, may mga maliliit pa. Yan, mga anak-anak nila. So, bukas, tingnan natin ulit ito. Magkuha tayo dito. Tingnan natin kung ano kadami itong mga ano ito. At ipakain natin sa mga isda ko. Yan sila. Dami. Yan. Ito yung tub. Ito yung tub na ginamit ko. Nasa 3 months na ito. Ang tubig dito nasa 3 months na. Yan. Litin ko lang, no? Wala akong starter na nilagay dito or mga duck niya na nilagay. Yan, kusa lang yan sila lahat. Ito na po yung update. So ito yung lagayan na hinayaan ko lang ng 3 months. And after 3 months, ito na po. So, hindi ko lang talaga sigurado 3 months or 2 months. Probably nasa dyan. So, ito, pakita ko sa inyo yung mga duff niya. Ang dami. So, ayan. Ayan, daming duff niya. Kung makita nyo, mapansin nyo sa video. Ayan. Oh, ang dami. So, ito siya mga nasa 3 months ito na tubig. Yan, ang dami nila. Nayaan ko lang. And napansin ko kahapon or kagabi. Yan, nakita ko. Yan, ang dami. Hindi ko alam kung makita nyo yan sa video kasi medyo merong reflection. Ayan. Ang dami nila. Nandyan sila. No? So, yan lang. At after this, mag ano ako,
magkuha ako dito ng mga Daphnia at ipakain natin sa aking mga goldfish. And ano ko na sa inyo, i-share ko na sa inyo kung paano gumawa nito. Lahat-lahat, wala nang secret. Ito na, i-reveal ko na kung anong ginamit ko dito at bakit ganito kadami yung mga Daphnia. Ayan. Ayan, ang dami. Ayan. So, sishare ko na sa inyo. No? Tapos ko magkuha at tapos ko mag-feeding ng mga goldfish. So, ang gagamitin ko, sibot. At ito, lagyan natin. So, walang tubig. Lagyan muna natin ng tubig to. Dito. Green water. Ayan, green water. Para mas maganda ang ano nila. And, kukuha tayo dito. Tanggalin muna natin yung mga itong mga ano. Ayan, mga dahon. Tanggalin muna natin. Ayan, kung mapansin nyo, medyo green ang tubig. Ayan, medyo green. Kasi algae yan. And ngayon, kuha tayo gamit ito. Ayan. So, ang tagal. Tagal ko inantay itong time na to. So, ayan. Dami. Lalaki. Hindi ko kalain ganito kalalaki sila. So, probably ito ay mga Daphnia magna. Ayan, Daphnia magna ito. So, ayan. Then, lipat natin dito. Para kita talaga natin, no? Ang evidence. Ayan, no? Daphnia magna. Lalaki. Hindi ko akalain ganito kalaki yung mga Daphnia magna. Ayan. Ayan, ang dami. So, after this, mag-feed tayo sa ano ko, sa mga goldfish. Bigay natin to sa mga goldfish. Ayan. Gustong gusto to kainin ng mga goldfish. Itong mga Daphnia magna na to. Ayan, para makita nyo ng mabuti. Yan, ang dami. Ito ang mga ano ko, mga beta. Naisip ko kung sa goldfish ko kasi i-feed to. Medyo malawak yung lagayan. So, sabi ko dito ako na lang ilagay sa mga beta grow out ko para mabilis maglaki ito. So, dito ko ilalagay yung mga Daphnia na hinarvest ko dun sa culture natin na walang starter. So, ito. Yan. Lagyan lang natin. Yan, dami. Tapos dito din, lagyan din natin. May makain sila dyan. And ito. Yan. Yan, enjoy na sila sa pagkain ng mga Daphnia. Ang daming lalaki. And yan. Ayan, oh, ayan na lang natira. Mayroon pang natira, marami pa din. So, next natin na feeding. Feed natin sa mga albino blue tupas. So, ayan, enjoy na enjoy sila. Ayan, mga ano ko. Mga beta ko. Ayan, maliliit pa. Beta. Yung mga breed ko na beta na marami. So yan. Oh, madali lang pala mag-alaga ng Daphnia na walang starter. And yan, tapos nitong feeding,
i-explain ko ulit kung paano mag mag-culture ng duff niya na walang starter. Dito yung mga albino blue tupas ko na mga guppy. Yan. So itong natira na mga duff niya, dito ko ilalagay sa mga albino blue tupas. Kasi gusto nila ito kainin yung mga live food. Yan. Dami pa ito natira. Ayan. Albino blue tupas, yung lalaki ng mga duff niya, minsan hindi magkasya sa bibig nila yung lalaki. Anyway, kainin din nila yan. Yan sila ang lalaki, yung mga maliliit. Yan, mga albino blue tupas dito. Yan, breeder na albino blue tupas. Magkasya-kasya sa kanilang bibig ng mga malalaki din, yung mga bibig. Bulan sila. Tiga bulan-bulan yung duck niya. Hindi na hindi sila. So, pag ang feeding kasi natin lahat, it's more maganda yung paglaki nila. Ang kanilang development ng mga fry sa loob ng kanilang tiyan ay gaganda din. Yung mga ayan, lumpis na yan. Lapit na rin yung drop. Lumpis na. Then, yung isa rin yung malaki, lumpis na rin yung lapit na rin yung mag-drop. And malapit na rin sila magdami dito. Yan, mga albino blue tupas ko ng mga guppy. So, bigyan ko kayo ng update nito din ng mga albino blue tupas ko dito. Ang pag-breed ng mga duff niya na walang starter ay napakadali. Okay, so ang ginawa ko lang dito, sinimulate ko lang yung kanilang tirahan na last time pinakita ko sa inyo. And after this, papakita ko rin sa inyo yung kanilang tirahan ng mga duff niya. No? Kung mapansin natin sa mga basakan, okay, or sa mga taniman ng mga palay. So, yun, sinimulate ko lang dito at after 3 months, ito na nga ang dami nila. So, kung anong sa basakan, 'di ba, or sa taniman ng mga palay, ang ginagawa doon, binubungkal yung lupa, okay, para maging putik. Okay. After that, within a few days, probably mga 7 days, mapansin natin meron ng maraming duff niya. Ang kagandahan lang dun sa ibang klaseng duff niya tumutubo dun sa taniman ng mga palay. Yung moina, yung maliliit. At sabi nila, mayroon pa ding mas maliliit pa sa moina. At parang brine shrimp ang size nun ng mga duff niya. So ito, duff niya magna ang tumubo dito. So ang paggawa nito, siyempre ito lang, lupa. Yan, lupa, tubig. Okay, tubig. Yan. Ang tubig nito, nag-start ako sa tap water. At ang pinaka-secret nito ay tubig ulan. Okay? So paulanan natin to siya. Dapat naka-expose to sa ulan. Yan kasi ang pinaka number one na ingredient, no? Ang ulan, tubig ulan. And dapat direct sunlight. Okay. So direct sunlight. Anyway, ito merong kahoy dito sa umaga, hindi siya maarawan. Pero pag tanghali, ito, yan, diretso talaga tong araw dito. Yun yung nagkukos ng green water, ng green algae na yan. O ito, merong green. Yan yung nagkukos ng algae. At later, dadami na may mga tutubo na mga parang bugs, tawag nila bugs. Bilog-bilog siya na ano, no? Parang hindi siya duff niya, pero bugs. Pero later, after mayroong mga bugs,
O, dadami na yung mga ano dito, tumitira dito. Magkaroon na siya ng Daphnia. So, ang maganda nito, takpan nyo ng screen para walang lamok. Hindi siya makontaminate ng lamok. Ang lamok hindi makaitlog dito. So, kasi ito, walang screen. So, ang nangyayari, nangingitlog ang lamok dito. Yan. So, ang first na magtubo dito ay maraming bloodworms. Okay. Bloodworms yan, ang dami. Oh. Gamitan mo lang ng screen ganyan, kuha yung mga bloodworms. After bloodworms, mga bugs, yung mga bilog na mabilis tumakbo. Yan, after ng mga bugs na yan, ito na, mga Daphnia. So, ayan, Daphnia. Yan, dami. Yan, meron mga maliliit, mga anak nila, yung mga malalaki. Yan po, kadali mag-breed ng Daphnia na walang starter. So, para ma-prove ko pa talaga na totoo na mayroong Daphnia, ulitin ko lang po yung process, no, sa next ko na video at pakita ko sa inyo lahat ang ginagawa ko para makita nyo talaga na totoo at hindi ko nilagyan yun ng mga starter. Marami akong Daphnia dito na alaga, pero yung ano na yon, yung tab na yon, hindi ko siya nilagyan ng kahit anong katiting na Daphnia. Pusa lang nagtubo sila doon. So, kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa namang magandang araw sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakiclick ang like at share para pagpapala ay makamtan nyo.